Binabasa ko po itong mga comment ninyo sa akin doon sa The Place Where Your Dream Come True na video ko. So, maraming nagtanong na paano daw makapunta at anong work kaya ang pwedeng niyang applyan. Meron naman nagtanong, may nagsabi na gusto kong mag-work dyan, patulong naman. At may nagsabi na sana makapag-work din ako dyan, patulong. Yun po yung mga comment na ilan na nabasa ko dito sa video ko. So, kung sasabihin kong makakapag-apply kayo sa Fairmont, pwede ko kayong matulungan. Ang problema natin, kung paano kayo makakarating dito sa Canada. So, nung nabasa ko po itong mga comment ninyo, ang ginawa ko is tinawagan ko lahat ng mga kaibigan at kamag-anak ko na nandito sa Canada para magtanong kung paano sila nakarating din dito sa Canada. So, may napagtanungan ako na yung isa kong kaibigan at isang hipag ko. So, at yung experience ko ay sasabihin ko sa inyo kung paano kami nakarating dito sa Canada. At meron akong tatlong tip na ibibigay sa inyo. Tatlong paraan na legal na ibibigay sa inyo ngayon kung paano kayo pwedeng makarating dito sa Canada. Pero bago yan, katulad po na sinabi ko sa inyo kanina, magbibigay ako ng tatlong paraan kung paano kayo pwede makapagtrabaho dito sa Canada. Unang paraan po, through POEA. POEA is kapag may hiring ang Canada, naglalabas sila ng mga listahan kung ano yung mga qualification, kung ano yung mga company na nangangailangan ng tao dito sa Canada. Lalong naglalabas din po sila kung ilan ang kailangan nila. So, dapat po, pwede naman kayong mag-subscribe or palagi nyo i-check sa internet or i-add nyo sila sa Facebook para updated po kayo sa lahat ng mga nilalabas nilang information at yung mga kailangan nila na nangangailangan dito sa Canada. So, ang POEA po is kadalasan is mga nurse, yun yung mga kailangan nila, yung mga nurse, yung mga caregiver, yun po yung mga nangangailangan nila. So, yun po, dapat po talagang sundan ninyo yung POEA para alam nyo yung mga latest job order ng Canada. At ang pangalawang paraan, ang second way po natin is through agency. So, yung agency po kasi, merong mga company dito sa Canada na nakikipag-tandem sila sa company dyan sa Pilipinas, sa mga agency dyan sa Pilipinas. So, kailangan po ninyong malaman na kung saan yung agency na legit agency na pwede nyong applyan. Po ako sa inyo ng dalawang agency. Ang unang agency po na pwede nyong applyan sa Pilipinas ay ang Mercant Canada Employment. Yun po. Isa po yun sa mga autorisadong ehensya sa Pilipinas ng mga company po dito sa Canada. Yung katulad po ng Tim Hortons. Yun po. At ang pangalawang agency na pwede ninyong applyan is yung Energy Manpower Services. Ang Fairmont naman po is tandem niya sa Pilipinas ay ang Energy Manpower Services. So, ang pagkailangan ng tao ng Fairmont, tapos pwede sila magbigay ng LMIA, doon pumapasok ang energy. So, ang ginagawa ng energy, sila nagpa-process ng mga papers ng mga tao at ipapasa nila sa
Canadian Embassy. So, ang magiging labas nila is sila yung tumutulong sa mga tao para makapagproseso ng papeles na siyempre hindi naman po lahat ng mga Pilipino is marunong mag-process dahil hindi naman natin alam yung paano natin ipaprocess sa mga visa natin. Kasi kahit pagka meron na po kasi tayong yung katulad ng sinabi ko dun sa unang mga video ko, kailangan meron tayong LMIA. So bago tayo makapag-process ng visa natin sa Canada, sa embassy ng Canada, bago tayo makarating dito sa Canada. So at ang pangatlo pong tip na ibibigay ko sa inyo ay yung ginamit ko po personally. Yung po yung paraan na ginawa ko para makarating ako dito sa Canada. So, yung pangatlo po is through internet. So, ang gawin niyo po is disclaimer lang po, hindi po itong mga paraan kong ito is hindi ko sinasabing baka umano lang sa inyo. Ang mga paraan ko pong ito is binibigay ko lang po sa inyong advice kung na pwede kayo makarating dito. Dito sa tatlong paraan na to. So ang pangatlong paraan is internet nga po na ginawa ko. Kasi experience ko po ito, kaya sinasabi ko po sa inyo, i-try niyo po mag-apply sa lahat ng site ng Canada. So may mga ibang mangilang-ilang company na naliligaw sila na pwede silang kumuha ng mga tao sa labas ng bansa nila na pwede silang magbigay ng LMIA. Minsan kasi may mga company na willing magbigay ng gumastos para lang magkaroon ng tao yung company nila. Kasi talagang shortage sa ngayon, lalo na ngayon nagkakaroon ng crisis. So baka isa sa mga araw na to is pag nawala na yung crisis, pwede nang kumuha uli ang mga company sa Pilipinas o kahit sa ibang bansa. So, yung sinasabi ko pong pangatlong paraan is napaka-risky po ito. So, maging observer lang po tayo, huwag po tayo magpaloko dahil ang internet po, ang alam natin is napaka-raming scammer. So, observe, huwag po tayo magpaloko. Kasi po, habang merong naghahanap ng trabaho sa internet, marami ring scam na lalabas. So, ang sinasabi ko lang po, huwag po kayo magpapaloko. Pagka nag-apply po kayo at hiningyan po kayo ng pera, mag-isip-isip na po kayo noon ng maraming beses. Ng 1,000 beses, isipin ninyo, kailangan ko ba magbigay ng pera? Kasi ang Canada is hindi naghihingi ng pera sa mga aplikante nila. Never po silang mangingi kasi bawal po sa batas nila yon. So, ang Canada po is, ang batas nila is sagot ng employer ang pagpunta ng mga employee nila sa kanilang mga bansa. So, pag humingi po ang sa internet na tag-apply kayo at may humingi ng pera sa inyo, mag-isip-isip na po kayo na huwag nyo nang ituloy. Basta apply lang po kayo, magpasa lang po kayo ng mga CV ninyo para hindi kayo, para maraming choices, maraming naghihintay kung baka may maligaw na isang employer at makita yung CV ninyo or resume ninyo is swerte. Kapag po talaga gusto ninyo, abutin po natin ang mga pangarap natin. Huwag po tayong basta-basta susuko sa mga problemang dumarating sa ating buhay. Kasi yung mga problema pong dumarating sa ating buhay, yan po yung magbibigay ng lakas para malagpasan natin yung mga darating pang problema sa atin. So, yun po yung tatlong paraan. So, kung gusto nyo po yung tatlong paraan na yan, gawin po ninyo. Basta magsumikap po tayo kasi kung walang tiyaga, walang nilaga. Yan po. Thank you po. Sana po, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, magsubscribe na po kayo. Tapos i-hit nyo na po yung bell button para po updated kayo sa mga susunod ko pang video.
At hindi po ako magsasawang magbigay ng tip sa inyo kung ano po kung kaya ko po hanggang sa akin makakaya. Pagtutulungan po natin 'yan. Huwag po tayong maghihilahan pagbaba. Maghilahan po tayo pataas. Kasi po pare-pareho tayong Pilipino. Alisin na po natin yung ugaling pagiging crab mentality. Dahil ang pagiging crab mentality, wala po mangyayari sa atin. Na ang ugali po natin mga Pilipino is yung ikalat po natin yung maganda, yung hard worker. Kasi po, lahat ng company gusto ang Pilipino. Meron po ako mga amo. Kapag nalaman nilang Pilipino ang aplikante, nanginginig ang mga tuhod ng mga yan. Dahil gustong-gusto nila ang Pilipino. Dahil yun ang quality natin. Huwag natin ipakita yung pangit. Dapat magtulungan po tayo. Yun po. Hanggang dito na lamang po. Sana po mag-subscribe kayo. Hit nyo na rin po yung bell button at para maging notify po kayo sa mga susunod ko pang video. Thank you. At ingat po kayo palagi. Thank you.